Miss Sarah. Tapos na! Maraming salamat po. Nagustuhan niyo po ba? Sabi kong iyak. Thank you! Congratulations, Direk. Direk Percy, Direk June, and to the whole cast. Maraming salamat po sa pagpunta! Sana po ipagsabi po ninyo sa mga loved ones niyo na showing na po yung pelikula namin on October 23. Thank you! Yes, and Direk Percy. Maraming salamat. Please, tulungan niyo kaming i-spread yung good word about Unforgettable. And Direk. Maraming salamat po sa Wednesday. Makita-kita po tayo lahat sa mga sinira. Yes! Isa namang mas malakas pa yung We Love You, Sarah! And don't forget, on October 23, palabas na po ang Unforgettable in cinemas nationwide. And of course, don't forget our hashtag for tonight. It's hashtag Unforgettable Premiere Night. We love you, Bakla! We love you, Bakla! Go away! Blockbuster si Happy. Thank you so much. Direk, congrats. I see a blockbuster. Oh, thank you, thank you. It's hard to judge. And hindi rin naman ako, I mean, kilala ko sila, pero hindi kami, wala akong close sa kanila, so hindi ako makakomment. Pero I'll pray na lang na matapos yung edition nila, pero in the end pa rin kasi makakapatid pa rin sila. Magdadugo pa rin. Kasi ganun din yung kanang bago. Kaya ko hindi na kami magkakabali ng kapatid ko. Tapos, si Christine, humingi ng tawad sa akin. Yung syempre, yung paghingi ng tawad niya sa akin, hindi na nakatelevise. Oo, as in talaga parang pampiligula yung paghingi niya ng tawad. As in talaga, ito na yung pinagpapray ko na magkaayos kami. Oo, kasi parehas kami ma-pride. Matagal ba yung matagal yung gap? One year? Pero para maalala, ba yung nag-sorry sa iyo si Sarah? Kasi hindi siya marunong mag-sorry, di ba? Sa iyo, sa ate siya mag-sorry. Actually, naramdaman mo ba?
Kaya, ramdam ko dito yung pagiging ate ko dito sa ano, sa movie na to. Kaya parang paglabasan si Nihan, huwag yung galing mo, parang natuwa naman ako kasi ano eh, may pinabugutan ako bilang ate. So, how does it sound? Saan ka tawang-tawa? Sa bakla. Ah, talaga. Nakakatawa naman talaga. Ganun ka rin. Sabi ka rin ka rin. No. Pero parang parehas ba kayo ni Ate Sara? Ganun yung ugali. Alin doon? Si Han. Ah, mahilig ka ba sa aso? May aso ko pa, may patay na siya. Ah, talaga. Ang pangalan niya po, Brownie. Ano? Brownie. Ah, okay. Naiyak ka rin sa pelikula? Ay, hindi, tawa ka talaga. Doon sa bakla. Gusto mo nang gumawa ng ganong klaseng movie? May movie po kami ni Mami Pesky. Ah, talaga? Nakasali ka doon? Ang mulan? Isa po akong dal. Dal? Dal ka doon. Ano masasabi mo? Ang dami mo ng opportunity ngayon. Mayaman ka na raw. Totoo. Marami ka na raw pera kasi tignan mo ganda-ganda na ng dress mo. Sino pa yung mga gusto mo? Sino pa yung mga gusto mo makasama sa movie? Oh, sino pa? Gusto mo makasama sa pelikula? Tulad ni Akay. Ah, si Sara syempre gusto mo. Paborito mo rin si Ate Sara? Ano? Kinakanta mo may mga kanta niya? Ah, kasi bata. Alam pa lang po tala. Ah, Hampol. Tawag dito Tapos sabag magbe-birthday ka na ba? Opo, nakapag-birthday mo. Asa yung pictorial mo? Para sa birthday mo ba yun? Di ba nag-pictorial ka ang ganda-ganda mo? Opo. Ah, okay. Ayun na. Hindi ka ba nahihirapan ngayon? Sikat ka na? Nag-enjoy ka pag pinapansin ka nila? Opo. Ano masasabi mo? Sinali ka ni Ate Bay sa movie niya. Masaya pa kasi sinali po nila ako sa movie. Sila po. So, anak ka ng pagkaguluhan ng mga fans mo. Opo, ayan mga fans agad, pagkaguluhan niyo na po ako. At so, handa ka na rin sumakay ng float para sa MFA. Ay, kakaway-kaway. Kakaway-kaway. Kagagis ng candy. Anong kamas nakatrabaho sa Ate Vice? Gusto yun lang ako sa katrabaho. Sweet pa sila ni Kuya Ayon? Talaga? Nakikita mong sweet silang dalawa. Ano, mahilig magregalo si Ate Vice eh. Opo, at saka si Carlo Mendoza, binigyan daw po siya ng bangka. Hmm, eh, ikaw. Ikaw na binigay sa'yo. Anong gusto mo iregalo niya sa'yo? Kung hindi, kung bibigyan ka, may hilingin ka. Mali mo mampanood niya, o. Oh. Okay, salamat. Invite mo na lang, invite mo sila. Manood ang Unforgettable. Pilikulin nyo ni Ate Vice. Invite mo sila. Pasko po pang palabas. Ha? Pasko pa lang po papa. O kaya nga. Invite mo na sila. Abangan ka. Kayo manood ng aming movie ni Ate Vice. Mami Vice Ganda sa December. Sa Pasko na po yan. Thank you. Thank you po. So, kamusta? Ano pong pakiramdam po? Habang pinapanood ng mga tao yung movie. Ay, bayin ka ba? Honestly, kabado-kabado ako may kasi siyempre si Sara to eh. Satisfied naman kayo sa naging result ng movie? Oo, natutuwa naman kami. Marami na iyak, marami na tawa, marami nag-react doon sa mga points and next favorite scene niyo po dun sa movie na dapat abangan ng mga tao?
ano mo si sa si Sarah, lahat ng eksena niya kasi ang consistent niya. Doon ka bibilib sa kanya. Pag pinanood mo yung pelikula, kahit ilang beses mo siyang ulitin, wala kang mahahanap na out of character siya. At hindi ba siya sumobra, hindi siya kumagula. Hindi mo ba kayo nahihirapang ano, tawag doon, i-motivate? Misi yung aso, i-shoot yung aso. Ay, yung aso, ibang kwento yun. Kasi talagang lahat ng skills, kailangan, buti lang lahat kami dog lovers, kasi kailangan tsagain mo eh. Yun, ilang takes yun para mong magawa yun. Lalo na, pinakakawawa si Sarah, yung umiiyak siya, tapos kailangan siya lapitan ng aso. Kasi ilang beses na perfect na yung iyak niya, lalampasan siya ng aso. So, ulit na naman kami. Ulit na ulit. Si Sarah, sabi ko nga, magtsaga tayo ha. Alam natin yan. Iba yun. Hindi pure breed. Oo. Meron, pero hindi pure. Ano siya? Jack Russell. Terrier. So, ang maganda sa Jack Russell kasi, aligaga siya. Kaya ang dami, ang ganda ng energy ng aso, di ba? Pero hindi mo siya mapasit still. Kaya... Ah, okay. Grabe. Kasi grabe. Kamusta naman po yung breakup scene? Yung breakdown scene ni Sarah. Galing, no? Parang, paano niyo siya natilang takes? Hindi pa naman yun kasi... Nasaktan talaga niya sarili niya eh. Oh. Hindi na talaga yun, ay, wag na, tama na yun, okay lang yun. Kasi ayaw naman namin masyadong mabigat. Kasi bibigat na bibigat yung kwento eh. Pero ang maganda kay Sarah, bawat eksena, kung anong kailangan niyang gawin, talagang totoo siya. Ano masasabi niyo? Ano siya? General Pat, kumbaga, General, G po siya, ng MTRCB, mapanood ng lahat. Kami kasi, well, we hope talaga na maraming pamilya manood, maraming bata manood, kasi napaka-innocent eh, nung character. Tapos ang dami niya tinuturo na lesson na gusto namin to eh, yung idea na mag-lola, yung mga wisdom ng lola, itinuro. Tapos gusto ko talaga yung journey na mahal niya yung lola niya. Ramdam yun from the start. At yun ang magaling kay Tita Gina. Kasi parang gets mo yung dynamics eh, pero hindi traditional. Kasi Tita Gina, parang kita mo may taray, diba, kaya pagsabihan si Aramina, yung mga ganun. Direk, parang bitin yung movie, no? Pwede ba maging part 2 kung sakali maging successful? Yan ang gusto namin sana, yung part 2. At syempre, yung huli, yung aabangan, may love story pala si... Nagulat pa kayo. Nagulat kami, natawa kami at nagulat. Nagulat pa kayo sa build-up. Bawto yung build-up, diba? Sabi nga namin si... Ano yan? Si Mateo yan. Si Mateo may mga ganun eh, di ba? Kala ko si Mateo. Si John Lloyd, di ba? Ang dami mga... Ano yan? Si walang spoiler, pero isa ba yung sa abangan? Kung sino yung ka-love team niya rito? Nagandaan namin yun talaga. Pero marami bang choices? Marami, pero iniisip namin, saan pinaka... Ang maganda kasi, saan magigit ng tao yung character niya? So, hindi kami nag-aarap na saksaka na, well, spoil. Kasi hindi naman siya ganun tumingin eh. Direk, isa lang ang tanong sagutin niyo o hindi. Kinonsider niyo bang pwedeng si Mateo yung muli? Well, kinonsider namin, pero ate, again, parang mas nag-work na ito. Kasi bakit yung sa character, hindi siya nag-inusga, basta yung requirement niya nandun, happy siya. Why? Bakit kailangan panoorin ng tao yung movie na Unforgettable with Sarah? Kasi Unforgettable siya, mapabago yung perspective mo. Una, dun sa kahit na may pagka-unique yung character niya, empowered, hindi tayo nakakita lang ganun eh. Usually, lagi sila yung ape. Pero ito hindi, kaya niya. Kaya niya magtrabaho, kaya niya pumunta ng Baguio. Iba, maliligaw lang siya, pero kaya niya. Mm-hmm. So, yun yung gusto namin pakita. Na hindi necessary, may high functioning talaga. Tapos, at the same time, yung family values, pero hindi traditional na traditional. Yung talaga modern yung atake. Gusto ko yung magkapatid, si Aramina at si Sarah. Kasi, kita mo na, nandun yung taray ng mag-ate. Kasi, totoo naman eh, hindi naman lahat sinuitan. Diba, meron talaga may idise yung kapatid. Nakarelate daw si Ara dun eh. Parang nag-sorry si, di ba nag-sorry yung kapatid niya. Talaga niya yung reunion daw. Nag-gets kagad din ang sinasabi ko. Kasi dapat yung, alam mo, magkaaway kayo, pero deep inside, mahal mo siya. Mm. Pero dapat makita ko muna yung mataray ka. Ang galing. Pero hindi ba risky ito sa mga fans ni Sarah? Risky sana
sana mahalin, ma-appreciate ng tao si Sarah, ma-appreciate ng tao na yung... Kasi yung mga artista naman ating babae, kinakahon lang natin na kailangan ng love team. Pero the great stars, sila Ate Guy, sila Ate V, mga nag-survive yan ang walang love team. Ha? Pinakita si Sharon, pinakita nila na kaya namin on our own. Diba? So, ito yung moment ni Sarah na yun, na para ipakita niya sa tao na kaya ko on my own. So, sana maging box office hit, pero kung maraming tao ang manood at maka-appreciate kay Sarah, na nandun na siya sa station career niya, I think that's already a win. Yes, oo, di ba? Ang galing ni Sarah dito. Sana huwag niya siya kalilimutan sa awards. Oo, kasi deserve niya eh. Yung actually, feeling ko siya at yung cast. Kasi ang galing ni Tita Gina, ang galing ni Ara. Si Ara, grabe yung dulo. Talagang, doon ako naiyak eh. Di ba? Sabi ko nga, Ara, pinaalala ko sa tao na ang galing-galing yung artista. Okay. Invite them, direct, to watch. Please watch, Unforgettable. Don't forget, October 23, this Wednesday. At ano siya, kung naghahanap yan ng ibang klaseng pelikula, ibang klaseng love story, ito yun. Yung maiiyak ka, matatawa ka, pero lalabas ka ng sinehan na mag-aangang pakaramdam. Thank you, direct. Congrats. Thank you.